5 Chinese vessels hindi pinalagpas ng South Korean Coast Guard dahil sa pagpasok sa kanilang exclusive economic zone. Malaysian fishermen nabulaga dahil sa biglaang pagdating ng isang dambuhalang barko ng China sa kanilang EEZ. US Army magsasagawa ng combat military training sa Pinas. China, umalma. Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Hindi pinatawad ng South Korean Coast Guard ang nasa 5 fishing vessel mula China matapos itong mahuli na nangingisda sa loob mismo ng exclusive economic zone ng South Korea. Habang nagsasagawa ng joint patrol ang South Korean Navy at Ministry of Oceans and Fisheries upang sugpuin ang mga illegal fishing activities sa kanilang EEZ, ay namataan nila ang 5 barko ng mga Inchik na sumasalisi sa kanilang teritoryo. Dahil dito, ay hindi na nagdalawang isip pa ang South Korean forces na hulihin ang mga ito. Dito ay kinumpiska ng South Korea ang isa sa 5 Chinese fishing vessels at pinagmulta ang may-ari ng $333,000 o aabot sa mahigit 19 million pesos. Hinuli rin ang Chinese captain na nagmamaneho ng barko dahil umano sa paglabag sa Territorial Sea and Contiguous Zone Act ng South Korea, habang ipinadeport naman ang iba pang tripulante ng barko. Ayon sa South Korean forces, ay agad naman na nagpulasan ang iba pang Chinese vessels nang makita nito na paparating na sila sa lugar. Ang South Korea ay kilalang seryoso at stricto sa pagpapatupad ng kanilang anti-illegal fishing activities sa kanilang lugar at wala itong sinasanto. Nitong mga nakaraang taon nga ay ilang Chinese fishing vessels na rin ang hinuli ng South Korea dahil sa parehong dahilan. Hindi naman nagpapakita ng kahit katiting na pagkatakot ang South Korean government sa gobyerno ng China at patuloy na pinaninindigan ang kanilang mandato na protektahan ang sarili nilang karagatan. Samantala, ginulat naman ng isang Chinese Coast Guard vessel ang ilang mga Malaysian fishermen na nangingisda sa loob ng kanilang EEZ. Habang mapayapa kasi na namimingwit, ang grupo ng mga Malaysian ay bigla na lamang sumulpot sa kanilang harapan ang napakalaking barko ng China Coast Guard na may bow number na 5103. Ngayon ay wala pang naging pahayag ang Malaysian government sa insidenteng ito. Sa kabilang banda naman, ay nagpahayag ng interes ang US Army na magsagawa ng joint battlefield training sa Pilipinas kasama ang mga sundalong Pinoy. Ito ay upang masiguro umano ang combat readiness ng Pinas at US. Dito ay posibleng aabot daw sa mahigit 2,000 sundalong Pinoy at Kano ang makikilahok sa nasabing pagsasanay na gaganapin sa buwan ng Hunyo. Kapansin-pansin din na sunod-sunod na ang mga pagsasanay sa pagitan ng Pinas at Amerika. Nitong nakaraang araw lang ay nagsimula na ang COPE Thunder 2024 exercise
Habang ngayong darating na Lunes naman ay gaganapin na rin ang Salaknib Army to Army exercise. At sa 22 ng Abril ay sisimulan na rin ang Balikatan 2024. Nagpapahiwatig ito na todo ang ginagawang paghahanda ng dalawang magkaalyadong bansa upang mapanatiling handa sa kahit anumang posibleng mangyari sa hinaharap. Dahil dito ay umalma na ang China at sinabi na mariin nilang kinokontra at tinututulan ang kahit anumang pakikialam ng mga foreign nations sa usapin sa South China Sea at tinututulan din umano nila ang paglalagay ng US medium range missiles sa Indo-Pacific region. Sa kabila nito ay pursigido ang Pinas at Amerika na mas pagtibayin pa ang kanilang alyansa kasama ang iba pang mga bansa tulad ng Japan, Australia, France, Canada, India at iba pa.